1995 PBA Rookie of the Year, 10-time PBA All-star, 4 beses na napasama sa All-Defensive Team at 8 beses na pong nahirang na kampiyon. Siya po si Jeffrey Cariaso. Siya naman po ang tampok natin ngayon para sa pagpapatuloy ng ating Buhay PBA Player segment. At sana po ay napanood nyo na din ang buhay ng iba pang mga manlalaro na atin ang naitampok. Si Jeff po ay tubong California, USA, Pinoy ang mga magulang at dito na rin natutong mag-basketball. Naglaro po muna ito sa Sonoma State noong kolehiyo bago umuwi ng bansa upang maglaro sa amateur league na PBL. Naglaro ito para sa mga koponan ng Nikon at Instafood at napasama rin siya sa RP team pool, nga lang ay hindi kabilang sa final lineup. Nangangailangan po noon ang Hinebra ng forward at dahilan nga upang ipagpalit nito sa Alaska ang kanilang 6th pick overall para makuha si Pong Solomon. Ito ang naging susi upang mapunta naman sa palad ng Alaska na nooy naghahanap ng isang mahusay na two-way guard. Animo'y itinadhana namang mapunta siya sa Magagatas kung saan agad siyang nabigyan ng playing time sa uri ng sistema ni Coach Tim Cone. Dahil nga sa maganda niyang ipinakita ay nahirang pa itong Rookie of the Year at nalasap ang kanyang kauna-unahang PBA title. Noong ikasunod na taon ay tila veteranong Cariaso na ang naglalaro at sa tulong niya ay nasungkit ng Alaska ang 1996 PBA Grandslam. Ikatlo lamang ito sa kasaysayan ng liga. Ngunit nabigla ang lahat ng kasunod na taon ay na-trade na ito papunta sa nagpapalakas ng Mobiline Phone Pulse kasabay ng pagtatapos ng kanyang kontrata. Sa kabilang panig naman ay napunta sa Alaska si Dwight Lago. Sa kanyang bagong koponan ay nakasama niya ang 1997 Rookie of the Year na si Andy Sigel at sa mga panahong ito nga ay naging bahagi muli siya ng Philippine Centennial Team, nga lang ay muling nakat para sa lineup ng Asian Games. 3 taon lamang ang inilagi ni Jeff sa Phone Pulse bago muling na-trade papuntang Tanduay Rhum Masters, kung saan tumagal lang din ng 2 taon ang kanyang pananatili at muli ngang naipadala sa team ng Coca-Cola Tigers. Dito ay muli niyang nakasama sina Johnny Abarrientos at Poch Huinho at matapos ka ang 6 na taon ay muli itong nakatikim ng kampiyonato. Sa mga panahon na ito ay muli siyang naglaro para sa ating national team para sa 2002 Busan Asian Games. Taong 2004 naman ay muli itong inalok ni Coach Tim Cone upang maglaro sa kanyang dating team na Alaska at dito nga po ay 7 taon pa siyang naglaro kalakip ang 2 pang kampiyonato bago tuluyang nagretiro sa paglalaro taong 2010. Full circle, ika nga. Sa kabuuan po, kabilang sa 8 kampiyonato, mayroon din itong isang Finals MVP at isang Best Player of the Conference Award. Isa rin siya sa mga 7 lamang manlalaro ng Alaska na ginawaran ng jersey retirement. 2012 naman nang mapasama siya sa coaching staff ng San Mig Coffee at dito ay naging bahagi siya sa kanilang 4 na titulo. 2014 po ay siya na ang naatasang mamuno ng Hinebra bago napuntang muli sa Alaska bilang assistant coach noong kasunod na taon. At simula nga 2019 ay siya na ang naging head coach ng koponan hanggang sa kasalukuyan kung saan iba na nga ang nagmamay-ari ng kanilang prangkisa. Bukod sa basketball ay naging matagumpay din po ito sa larangan ng pagnenegosyo. So yan po ang naging makulay na basketball career ng tinaguriang The Jet ng Philippine Basketball na si Jeffrey Cariaso. At kung may dati pa kayong mga manlalaro na nais nyo rin pong makamusta ay i-comment nyo lamang sa baba ng video at akin naman itong pagbibigyan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.